Bago pa man ang 1585, ang buong lalawigan ng Cavite, maliban sa Cavite City, ay nasa ilalim ng pangangalaga at pamamatnubay ng mga misyonerong Pransiskano. Noong taong 1585, itinatag ng mga Pransiskano ang parokya ng Silang na sumasakop pa sa apat na malalaking lugar, kabilang sa apat na ito ang Indang. Nanatili ang mga Pransiskano hanggang taong 1598. Bago mapaalis ang mga Pransiskano, kanilang iminungkahi kay Diego Jorge de Villalobos na pagkatiwala ang mamahala sa lupain ng Silang na anyayahan ang mga Heswita na humalili sa kanila. Noong May 8, 1599, mula sa mga Pransiskano ay pormal na ipinagkatiwala sa mga Heswita ang pangangalaga sa parokya ng Silang. Sila ay namahala rito mula taong 1601 hanggang taong 1768. Ang mga unang paring Heswita na namahala ay sina Padre Gregorio Lopez S.J. at Padre Pedro de Segura S.J. Noong taong 1611, sa tulong at gabay ni Padre Angelo Armano S.J., ang Indang ay naging isang quasi-parish. Nangangahulugang bagamat hindi pa lubos na inihiwalay sa parokya ng Silang, iniyahanda na sa kanyang pagsasarili bilang ganap na parokya. Taong 1625, nang pormal na naihiwalay ang Indang mula sa parokya ng Silang at naitalaga bilang isang parokya sa gabay ng pamimintakasi kay San Gregorio Magno. Taong 1655 lamang, inihiwalay ang Indang mula sa Silang at tuluyang naging ganap na bayan. Si Don Juan de Mabiling ang unang namuno sa bayan ng Indang. Taong 1672 hanggang 1676, sinimulan ang pagpapagawa ng malaking bahagi ng simbahan sa ilalim ng pamamahala ni Padre Luis Morales S.J. Ito ay naipatapos taong 1707. Naipatapos ang kumbento noong taong 1710 sa panunungkula ni Padre Francisco Diaz S.J. Isa sa mga natitirang alaala ng mga pananatili ng mga Heswita ay ang pulpito na nasa gawing kanan pagpasok ng simbahan. Taong 1768, sa pag-uutos ng Hari ng Espanya, pinaalis sa Pilipinas ang mga misyonerong Heswita. Ang huling paring Heswita sa parokya ng Indang ay si Padre Ignacio Monroy S.J. na lumisan noong May 29, 1768. Noong June 1, 1768, sa pag-alis ng mga Heswita, pansamantalang humalili ang isang Pilipinong paring sekular, si Padre Rafael de Ochoa. Kalaunan ay inilagay si Padre Juan Evaristo Cabrera bilang permanenteng tagapamahala. Taong 1768, iniluklok sa ating simbahan ang imahen ng Birhen ng Loreto sa kahilingan ni Padre Domingo de Vizcarra sa Arsobispado ng Maynila. Bago iluklok sa gawing kanan ng altar, ang imahen ay pinangalanang Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang mga larawan ng 14 na misteryo ng Santo Rosario na nakapalibot sa altar ng Birhen ay donasyon ni Padre Jose Jocno na kura paroko noong 1819 hanggang 1859. Sumunod na rin sa mga taong iyon, ginawa sa kaliwang bahagi ng altar ang luklukan ng 7 arkanghel sa panunungkula ng mga paring sekular. Noong March 9, 1849, ang parokya ng Indang ay ipinamahala na sa mga paring Dominikano sa bisa ng isang dekreto mula sa Hari ng Espanya. Noong April 10, 1859, dumating ang unang paring Dominikano, si Padre Bernardo Jaime Opi. Nanatili ang mga Dominikano hanggang taong 1891. Sa pamamahala ng mga Dominikano, nagkaroon ng maraming pagbabago sa istruktura ng simbahan, higit sa gawing altar. Makikita pa ang arkitektura ng mga Dominikano sa ating buong altar. Si Padre Jose Campomanes Opi ang huling paring Dominikano. Samantala,
Noong taong 1859, inihiwalay ang baryo de San Juan Nepomuceno o kilala sa tawag na Alasas mula sa bayan ng Indang. Ito ang ngayon bayan ng Alfonso. Noong taong 1875, inihiwalay sa bayan ng Indang ang baryo de San Agustin o Gahitan, baryo de San Isidro Labrador at bahagi ng baryo de San Jose. Ang mga lugar na ito ang mga kasalukuyang bayan ng Mendez Nunez na naging ganap na parokya noong taong 1881. Noong 15 ng Hunyo 1891 hanggang kasalukuyan, ang parokya ng Indang ay ipinamahala na sa mga paring sekular. Si Padre Gregorio Aglipay ay pansamantalang napadestino sa parokya ni San Gregorio Magno hanggang 5 ng Hulyo 1891. Noong taong 1953, sa pamamahala ni Monsignor Mauro de Leon, muling na ipaayos ang simbahan ng Indang. Ang dating sahig na kahoy ay ipinasimento at ang kampanaryo ay muling na ipaayos.